Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Sa oras nga po na 7:48, kasama na natin ngayong Wednesday morning, Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor. Good morning, Cha. Of course, Ted. Maganda umaga sa iyo, Brad, at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Yes, Cha. Good morning. Yun, Ted, yung nanay ko nagsabi sa kabanatuan daw nakakuha ng subsidy ang mga tricycle driver. Yan. 2,000. Opo. Pero kung saan kaya galing 'yon? Parang sa LGU yata, Ted. Ayun, LGU initiated. Ay mabuti ho naman, no? Oo, ang LGU ho ay tumutugon sa pangangailangan po ng kanilang constituents. Mabuhay po ang LGU. Saan bayan sila, Pastor, sa Nueva Ecija? Kabanatuan City. Opo. Salamat po naman sa inyong tulong sa mga tricycle drivers. Opo. Sige. Yes, Mayor Jay Vergara. Yung nanay ko, si Nanay Helen, nanonood. Thank you for watching. Si Susan Bautista rin, Ted, na Antipolo City. Nanay ni Yana Bautista na aming campus missionary. Ngayon po ay Wellness Wednesday. Mga kwentong healing, maybe physical, emotional, or kahit ano pong klaseng healing pagka Wednesday po itong topic natin. Sa Mateo 9, may dinala pong tao, Ted, alam yung kwento nito, yung paralitiko na nakarata, yung binaba sa bubong. Okay, kasi walang makitang lugar and all. Na makita ni Jesus yung pananampalataya. Nakikita pala ni Jesus yung faith ng tao, no? Sinabi niya ron sa paralitiko, okay, at pakita mo nga, Seth, yung Mateo 9:2 natin. Anak, sabi niya ron sa paralitikong bit-bit ng mga kaibigan, ano? Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Alam mo, Ted, nung nakita nung mga, ang daming tao nanonood, mga pariseo, mga usisero, lahat nandun, medyo na-offend sila. Sabi nila, this fellow is blaspheming. Nilalapastangan mo ang pangalan ng Diyos. Bakit ito nilalapastangan? Kasi po, ang Diyos lamang pwede magpatawad ng kasalanan. Only God can forgive sins. At nung sinabi ni Jesus na pinapatawad ko na mga kasalanan mo, parang ini-equate niya na siya rin ay Diyos. Kasi nung mga panahon na yon, Cha, pag ikaw ay paralyzed, bulag, may ketong, you're considered cursed. Dahil sa matindi mong karamdaman, kaya ka sinumpa, dahil sa matindi mong kasalanan. Kaya ang assumption nila, itong paralisadong tao na to ay sobrang makasalanan. At eto, may isang tao na sinasabi, wala na lahat kasalanan mo. Okay? Pinatawad na kita. Kaya doon nagkaroon ng tensyon kasi sinasabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, nakita ni Jesus, as we end the story, nakita ni Jesus yung iniisip ng mga audience. Sabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba mas madali? Patawarin ko kasalanan na to o sabihin kong tumayo at lumakad? Pero para malaman niyo ang anak ng Diyos, sabi niya, ako ay may kapangyarihan magpatawad. Sabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo yung higaan mo, yung banig mo, and then umuwi ka na. Tumayo yung lalaki, binitbit yung banig, aka umuwi, which is imposibleng mangyari ito, mga kabrad. Pero just to show na si Jesus po ay may power over sin at may power din po over physical sickness, yun po ang ginawa niya. At nung naglakad yung paralisado, wala na nagsalita. And then verse 8, as we end, nung makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos. Yan lang po, mga brad, ang gusto nating maging ending ng mga miracles ni Jesus. Na we will end up praising God. Huwag tayo mag-focus sa mga miracles, mag-focus tayo dun sa nagbigay po ng miracle. Kaya again, Mateo 9:2, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Mas mahalaga po kasi sa mata ni Jesus na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan kumpara sa physical na kagalingan. Kaya yun ang inuna ni Jesus. Kaya po, as I end, since God can see our faith, pag po ba inusisa ni Lord ang ating puso, ginalhugad niya ang ating puso, legit ba or huwad ang makikita niyang pananampalataya? Ginto ba or tanso ang makikita niyang pananampalataya? Kaya po, again, gusto ko lang po i-challenge, including myself, lahat po tayo, ang ating pong pananampalataya ang magdadala sa atin sa ating pong kaligtasan. Only your faith, sabi sa Bible, through your faith in Christ, salvation will come. Tayo po'y magdasal. Panginoon, salamat po sa kwento ng paralisadong ito na ang kanyang pananampalataya, Lord, sampu ng kanyang mga tropa na alam nilang si Jesus lamang ang solusyon sa kanilang barkada. Nawa, Lord, magkaroon kami ng ganyang pananaw na sa lahat ng aming kinakaharap na problema,
ikaw muna, Lord, ang aming takbuhan. Alam namin marami kami naisip na solusyon, pero Lord, first and foremost, seek first the kingdom of God. Yan ang command mo sa amin. And His righteousness and all these things will be added unto us. Tulad po ng paralisado na to, nakalakad siya dahil sa kanyang pananampalataya sa iyo. Kaya Panginoon, alam namin na lahat kami natcha-challenge misa ng aming faith. Pero salamat po sa mga kwentong ganito na indeed ikaw po ay Diyos na kayang palakarin kahit na anong paralyze sa amin. Maaring ang aming marriage ay paralisado. Ang aming relasyon sa aming mga anak ay paralisado na, wala nang kahinatnan. Maaring ang aming bisyo ay paralisado na, ang aming buhay sa dami naming bisyo. Pero Lord, sa iyo walang imposible. We just have to have a genuine faith in you at ang the rest will follow. Salamat po sa pagkakataon na to, sa kwentong ito, na pinatawad mo ang kanyang kasalanan bago mo pagalingin ang kanyang physical na pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Panginoon, muli po salamat sa araw na ito. Salamat po sa pagbibigay po ng panahon ni Brad Jeff sa aming programa. Salamat Lord sa pagkakataon po na aming mapakinggan muli ang magandang balita mula po sa inyo. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff, ang kanyang pamilya, ang kanilang simbahan at lahat ng lingkod ng simbahan na ngayon pinakikinig sa aming programa. At lahat din po ng mga nakikinig ngayon sa amin, Lord, do not forsake us. Kami po'y nananalig Amen. Sa inyo pong kabaitan at kadakilaan. This we Amen. Ask and we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Brad Jeff. Thank you again for the inspiration this morning. Sa gitna nga ng lahat ng ating mga inaabag at pangamba, definitely, God is good. Amen. Amen, Ted. Salamat, Ted. Mamaya po, after lunch, I'll be in Coca-Cola, Canlubang. Ako po ay na-imbitang mag-speak sa kanila mga tao. Mm-hmm. Makita-kita po tayo mamaya, alas dos ng hapon. Coca-Cola, ito po ang daily brand. Coca-Cola, yes, Brad. Coca-Cola. Yes, Ted, sa Canlubang, plant nila. Oy. Sa main office, sabi ko nga, mag-uwi ka ha, Pastor ha. Pero bawal kay Pastor yun eh. Mataas ang sugar ni Pastor. Pag nakatingin si Grace, bawal. Uh-oh. Pag hindi nakatingin, pwede. Yun lang. Meron naman Coke, Diet Coke. Diet Coke. Sige, salamat Brad Jeff, thank you. Thank you, Ted. Ito po yung daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless you more, Brad Jeff Alescopides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.